Hello guys, kamusta po kayong lahat guys? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magandang gabi Philippines, and magandang gabi na rin dito sa Middle East. So ayun nga guys, so parati lang mag-iingat at magdadasal sa Panginoon guys. Alam natin na mahirap yung pinagdadaanan ng natin ngayon sa kasalukuyan gawa ng pandemya na yan guys. So ayun guys, tiwala lang and lang patuloy lang pagdarasal para magkaroon tayo ng ikangay protection and gabay mula sa ating Panginoon. So ayun guys, di ba kahapon na tinalakay natin na sinong presidente nyo guys, di ba? Sino yung presidente nyo? Sino ba yung karapat-dapat na presidente? Ang kailangang maluklok sa pwesto na yan. Yung talagang presidente na kakailanganin talaga natin na mag-aahon sa bansang Pilipinas. Alam naman natin ang Pilipinas talagang lubog na. Ay talagang kailangan ng matinding mamumuno para tumaas na uli ang ating bansang Pilipinas. So ngayon guys, so tapos na tayo sa kung sinong presidente nyo. Yun yung ating tinalakay kahapon. So ngayon guys, ang tatalakayin naman natin ngayon, sino vice presidente nyo na gusto nyo manalo? O, di ba? Siyempre, after ng president, dapat vice presidente rin. Sino ba yung karapat-dapat na vice presidente ang manalo rin na makakatulong ng ating mananalong presidente? Di ba? Kailangan kasi mananalong vice presidente, dapat meron din siyang paninindigan, and siyempre kailangan na vice presidente na sinusuportahan yung ginagawa ng presidente, hindi yung kumukontra sa mga magagandang gustong gawin ng presidente, di ba? So ayun nga guys, sino ang vice presidente nyo? Sino yung gusto nyo manalo sa pagka vice presidente? Paki-comment down below guys. Para makita natin kung sino yung mga bet nyong vice presidente na gusto nyo manalo, di ba guys? So ayun nga guys, dapat kasi yung vice presidente, siya yung, kaya nga busy ka, diba? Dapat ikaw yung sumusuporta sa ginagawa ng presidente, basta tama, diba? Basta maganda yung gusto mangyari ng presidente, dapat yung vice presidente siya yung susuporta, diba? Para natutulungan yung presidente sa mga magagandang gawain. Siyempre, kailangan yung doon lang sa magandang gawain, di ba? Kailangan kasi yung vice presidente din eh, medyo may matigas din na ano eh, na kamay, di ba? May matigas din ang paninindigan. At saka siyempre may maganda ring advocacy para sa ating mamamayan ng Pilipinas. So ayun nga guys, yung tanong ko, sinong vice presidente nyo na gusto nyo iluklok? Diba? Ang hirap kasi, ang hirap mamili guys. Alam naman natin napakahirap mamili. Kung sinong vice presidente na gusto nyo maluklok sa pwesto, diba? Kasi lahat naman sila qualified eh, na maging vice presidente. So sino yung pinaka-bet nyo or yung nasa puso nyo na gusto nyo maging vice presidente ng ang bansang Pilipinas, guys? Yung
yung kailangan siyempre yung mananalo vice presidente yung makakatulong sa mga gawain ng mananalo presidente, di ba? Kasi ano lang, kasi siyempre kailangan yung makakatulong talaga na sa tingin nyo na siya yung karapat-dapat na maging presidente. Alam naman natin ang bawat isa ay may kanya-kanyang bet kung sino magiging vice presidente o sino magiging presidente. So siyempre, bilang mamamayan ng Pilipinas, so kailangan dapat talaga piliin natin yung karapat-dapat. May paninindigan talaga. Yung talagang walang crap. Diba? Siyempre, kailangan kasi masug po talaga yung crops na nangyayari sa Pilipinas eh. Disclaimer po. Disclaimer po itong video ito. Ipagpaumanhin nyo po. Respeto lang and maraming salamat po. So, ayun nga, di ba? Kailangan siyempre yung magiging vice presidente, talagang yung ang gagawin is para sa mabuti lang, hindi yung maganda na nga yung gagawin ng presidente, gustong gawin ng presidente. Tapos yung vice presidente, kontra-kontra sa mga gustong gawin, di ba? Yung lahat na lang ng bagay na maganda na gustong gawin ng presidente, yung kokontrahin mo. Di ba? Sama naman ang ganda. Dapat kasi, ang kailangan talaga ng Pilipinas, kailangan talaga na unite. Kailangan talaga ng unite. Kailangan yung presidente, kaya vice presidente, may unite. Hindi lang sa vice presidente, sa presidente yung unite. Kailangan lahat ng namumuno is magkaroon ng unite para maging maganda yung magiging takbo or mas mabilis mapapaunlad yung bansang Pilipinas, guys. 'Di ba? Ganun naman eh. Kailangan kasi natin unity ng bawat Pilipino. Kasi paano babalik sa dati? Paano uunlad muli ang bansang Pilipinas kung hindi naman nagkakaisa? Dapat talaga may unity ang bawat Pilipino. Yung unity na pagkakaisa na makakatulong sa bansang Pilipinas. Hindi natin kailangan mag-away-away, magkaroon ng gulo. Hindi kailangan ng gulo eh. Sa totoo lang, hindi gulo ang kailangan. Ang kailangan natin pagkakaisa para manumbalik yung dating Pilipinas. Yung Pilipinas na masagana, yung Pilipinas na mayaman, yung Pilipinas na talaga naman na masasabi natin na maunlad. Di ba? Kasi kung magkakatulungan ang lahat, sa totoo lang, real talk, kung magkakatulungan ng lahat, ano yung magiging maganda talaga ang sistema sa Pilipinas eh. Yung korap mawawala, kaya nga siya sabi ko, yung tax ibaba lang, tapos yung sahod taasan kahit kaunti. Tapos yung rates, gawin na lang isang rates. Kasi pare-pareha naman ang tatrabaho eh. Para masabi natin talagang lahat pantay-pantay. Di ba? Bakit pa natin iibahin yung rates ng Manila, iibahin pa yung rates ng probinsya? Kaya nga sabi nila, sa batas, pantay-pantay. Ang lahat ng tao, pantay-pantay. So, gawin natin talagang in general na pantay-pantay, gawin na natin isang ano na lang, isang rates, yung tax bawasan kahit konti, para yung mga bilihin bumaba man lang. Tapos yung trabaho, dagdagan. At saka ano eh, di ba alam naman natin na sa bansa natin, maraming mga kapos sa education.
maraming hindi nakapag-aral, maraming nasa mababa lang na antas ng pag-aaral. Yung mga kagaya natin na nasa low class lang, middle class. So, ang kailangan kasi, para magkaroon ng trabaho naman yung iba, mabigyan naman ng pagkakakitaan ng trabaho nga, sana naman, yung mga kagaya natin na low class lang, I mean, yung ibig sabihin na mababa lang yung estado ng pag-aaral, sana mabigyan ng pansin na mabigyan naman ng trabaho. Kasi ang alam niyo sa totoo lang, prangka lang, sa atin kasi sa Pilipinas, kapag hindi mataas yung educational background mo, hindi ka talaga makakuha ng magandang trabaho. Kapag ang education mo is ano lang, mababang antas lang, hindi ka magkaroon ng trabaho na maganda sa Pilipinas. Sa totoo lang, sana mapansin ng gobyerno, mabigyan nila ng pansin ng gobyerno na mabigyan kahit yung mga undergrad, yung mga nasa low profile ng edukasyon, ay mabigyan ng magandang, ng maayos-ayos na trabaho sa bansa natin. Kasi kung mangyayari yun, siyempre lahat magkakaroon ng trabaho. Dahil, ewan ko lang kung marami pang maghihirap. Kasi sa totoo lang, kaya ang daming naghihirap sa atin. Kasi nga yung mga kagaya natin na nasa mababa lang antas ng education, eh hindi makahanap ng trabaho na maganda yung sahod. Bakit hindi nila bigyan ng pansin yung mga nasa, yung mga mabababa lang yung pinag-aralan gaya natin na magkaroon ng trabaho na maayos sa isang kita. Wari ko, ito, opinion ko lang, in my opinion, wari ko, ano eh, mababawasan yung magugutom, marami magkakaroon ng trabaho, lahat mabibigyan ng opportunity. Kasi, para pantay-pantay. Pantay-pantay lahat. Yun nga, di ba? Sabi nga, pantay-pantay. So, ayun lang guys. Hanggang dito na lang yung video ko. At sana nga yung mananalong busy at saka presidente is maganda yung maging samahan para sa ikauulat ng ating bansa. So, dito na lang po guys. Maraming salamat po. At patuloy niyo po pag-suporta sa akin channel. At huwag po kayo magalala. Pag dumating po ang araw na tayo lumago, tayo makakatulong din sa iba. Sana po suportahan niyo po kaming mga nagsisimula pa lang sa pag-vlog. Yun lamang po ay maraming salamat po sa inyong lahat. God bless all.